Eh, paano naman kung may kisame ka na at walang insulation? So, katagalan, ganun. Na makapenetrate yung heat natin sa kisame. Pink ray insulation? Meron ba nun? Mainit at nakakapaso ang init ng araw sa labas. Pero pag pumasok ka naman sa loob ng bahay, eh para kang nasa loob ng oven. Tumatagos ang init ng araw mula sa bubong papunta sa kisame. Papasok sa loob ng bahay. May ceiling vents ka naman or mga pasingawan. May kisame ka rin naman. Pero bakit sobrang init pa rin? May solution pa ba dito? Tara, pag-usapan natin ito. Magandang araw, Pilipinas. Kamusta kayo dyan? So patindi ng patindi yung init natin dito sa Pilipinas na nagdudulot ng masamang epekto sa ating kalusugan. Hindi kayang solusyonan ng ceiling vents or pasingawan ang ating kisame, pati na rin yung loob ng ating bahay. Eh kung ito ang problema mo, itong video na to ang para sa'yo. Mainit na kisame ba ang problema mo? May insulation tayo pare dyan. Hindi lang ito nakakatulong sa pagbawas ng init ng kisame, nababawasan din ang paggamit natin ng aircon para mapalamig ang loob ng bahay. Wow. May iba't ibang klase ng insulation na available sa merkado. Merong insulation na iniipit ng yero at ng parlina, kumbaga sinasandwich ito. At meron din namang insulation na pwede mong ilagay o ikabit sa ilalim ng parlina kasi nahuli na yung insulation mo at nakapag-yero ka na. Eh paano naman kung may kisame ka na at walang insulation? May pag-asa pa bang maibsan ang sobrang init ng kisame mo? Sasagutin natin yan maya-maya lang. So napakaraming klase ng insulation. Kaya pag-usapan na natin yung tatlong pinakakilalang insulation na ginagamit dito sa Pilipinas. Meron tayong PE foam with aluminum foil insulation. Ito yung popular na ginagamit sa atin. Ito yung madalas na nakikita mong ginagamit sa mga commercial at residential. Polyethylene foam na may single or double-sided aluminum foil. Ginagamit ito sa roof, walls, floor, at air duct insulation. May iba't ibang kapal ito from 5mm to 25mm. Depende ito sa budget mo. Itong PE foam with aluminum foil insulation, ito yung pinaka-budget friendly at mabibili mo sa mga ordinaryong hardware. So meron tayong sample dito na typical na mabibili mo. This is a 10mm thickness aluminum double-sided foil. Ito at saka yung kabilang piece niya ay merong aluminum foil. And then kung isa lang naman, ang tawag doon ay single-sided aluminum foil insulation. So typical sa mga insulation na nakikita natin is puti. Ngayon, bakit meron tayong pink-gray insulation? Meron ako ditong sample mga tol, nakikita nyo. This is a 10mm double-sided pink-gray insulation. So makikita nyo kapag one-sided lang to, ano? Bakit may pink-gray insulation? Recycled foam ito na tinunaw, ginawa uli. Itong pink-gray insulation ay mas mura kumpara sa mga ganitong insulation. Pero mga tol, ang kagandahan dito, napakatigas ha? Matigas yung pagka-foam niya. Ito ay another option. Kung maliit lang naman yung budget nyo, you can use pa rin ito. And then yung pangalawa naman is the bubble foam or bubble insulation. Ito ang polyethylene bubble insulation na mayroong single, double, at triple layer na bubble sheet and comes in a single or double-sided aluminum foil. Mas mahal ito kumpara sa PE foam. Pero mas effective ha? Because that bubbles are filled with air which makes an incredible insulator that provides a barrier to keep the heat from transferring. And then we have the number 3 which is the glass wool insulation. Hindi lang ito thermal insulation, kundi acoustic insulation din. It can withstand high temperature and non-combustible or hindi nasusunog. Highly durable and non-corrosive. So yun nga mga tol, pinag-uusapan natin kanina. May kisame ka na, may init pa rin. Nung binuksan mo yung kisame mo, naglagay ka ng manhole, na-found out nyo na wala palang insulation. May solution pa ba? Abay, meron na po. SCG Thermal Insulation, ito ang swak sa inyo. Ang SCG Stay Cool ay highly resistant to water absorption. Ibig sabihin, hindi sumisipsip ng tubig. No asbestos, hindi nakakasama sa kalusugan. May extra heat protection ito due to glass wool. Non-combustible material, easy to install, at may long light insulation. So napakadaling ikabit. Paano? Ilalatag nyo lang ito sa loob ng kisame. Maraming application as thermal insulation for roof, ceiling, walls, air conditioning system, at industrial applications. So ito yung sample natin ng SCG Stay Cool. This insulation covers up to 2.4 square meter. Parang kasing laki ng isang plywood. Ganito siya. Napakadaling gamitin. Ilalatag nyo lang sa pinakaloob ng ibabaw ng kisame ninyo. Pag binuksan natin mga
tol, meron tong glass wool. Ito yung pumipigil na makapenetrate yung heat natin sa kisame. Napakatibay nung cover niya. Parang nakapapel siya, nakapaper. Sa labas, aluminum. Ayan, ganyan. This insulation, katagalan, this is almost 8 years na. So yung foil niya, nalalaglag. Ito na lang naiiwan sa upper layer niya. Ito yung sinandwich ng yero at ng framing. Ito yung insulation natin and then tie wire. Ayan, kinalawang na rin. Yun ang downside nito mga tol, nakikita nyo. Nagmumugmug na, nagagato. Lalo na kung exposed. So katagalan, ganun. So yun nga mga tol, alam nyo ba dito sa atin, karamihan ng bubong ay metal. So ibig sabihin, nag-a-absorb ito ng init. Meron tayong tinatawag na roof tiles, isang klase ng bubong na pwedeng makabawas sa init ng bahay. So meron tayo dito ang SCG Concrete Roof Tiles. Meron itong roof material na habang tumatagal ay tumitibay at may effective service life for at least 40 years. Tested na ito sa wind load at kung sakaling ma-damage during a storm or impact, you need only to replace the damaged tiles compared sa metal roof na entire sheet ang papalitan. May sound reduction property ang concrete roof tiles compared sa metal roof katulad ng may dumadaan na aeroplano o kaya ulan ng malakas. Hindi mo pa ito maririnig sa loob ng iyong bahay. Ang kulay nito ay pangmatagalan, hindi nagpipil off ang pintura. Less maintenance ito, hindi katulad sa metal roof, kinakalawang at kailangan mo laging pinturahan. May sukat ito na 33 by 42 cm at may bigat na 4 kilograms bawat isa. Available po ito sa online store, Decomart PH. Just click the link in the description box. Maraming salamat sa mga nanood at marami pong salamat sa oras. I hope nagustuhan nyo yung video na to at kung nagustuhan nyo naman po, baka naman po pwedeng makahingi ng 5,000 likes. Hanggang sa muli, hanggang sa susunod na video natin ha. Ingat!